parang apoy na nagpapadali sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisahin niya ang mga saserdote. Tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindak na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak, kung hindi mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abawong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo. Sila sa kanya. Nang ikawalong araw gumalo sila sa pagtutuli ng sanggol, sa kariyasan ang ipangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, huwag ipangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may kanyang pangalan, wika nila. Kaya inunyata nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At ng mga sila dahil silang lahat, pagdakap, nakapagsalita siya ng, at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pa at naging usap-usapan sa buong kabuluhan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinagkaisip-isip ito ng lahat na nakakalam at ang kanilang tanong, magiging ano na kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ngayon ay nasa pangwalong araw na ng ating simbang o misa ligat.